Guys, mga kababayan ko, mga kapwa ko OFW, ano po ang nangyayari sa inyo? Kamakailan lang po, mayroong dalawang OFW ang namatay sa Hong Kong. Ngayon naman sa Kuwait. At hindi lang yan. Sa maraming nakalipas na buwan, maraming OFW domestic helper ang mga namatay. Bakit? Ano ang problema nila? Hindi lahat ng namamatay ng mga OFW ay problema sa kanilang mga amo. Ang pinakamabigat na problema ng mga OFW ay problema sa pamilya, problema sa pera. Alam niyo guys, nakakaawa ang maging isang OFW, lalo na pag domestic helper. Pagod na sa trabaho, gutom aabutin, tapos bibigyan pa sila ng problema galing sa kanilang mga pamilya. Maawa naman kayo sa kanila. Pag puro sarili natin ang ating mga iniintindi, isipin nyo din yung mga pamilya nyo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mag-isa lang pong mga yan. Akala nyo pinapakain sila ng maayos. Akala nyo masarap ang buhay nila. Akala nyo marami silang pera. Hindi. May mga taong or may mga OFW na ayaw nilang magsabi ng kanilang mga problema. Kasi nagpunta sila sa ibang bansa para makatulong o para matulungan kayo. Pag puro sarili natin yung intindihin natin. Karamihan ngayon na namamatay ng mga OFW, problema sa pera, problema sa pamilya, depression po, nakaranas po sila ng depression. Maawa naman po kayo sa inyong mga pamilya, nagtatrabaho po sila para sa inyo, intindihin niyo po sila. Kung hindi po sila nakapagpadala ng pera, hindi dahil madamot sila, minsan nadidelay ang kanilang mga sweldo. Minsan walang makain ng mga yan. Mas malaki pa ang pinapadala nila sa Pilipinas kaysa natitira sa kanila eh. Nakakaiyak lang talaga yung mga nangyayari. Pag hindi nila kaya yung mga problema nila, tinatapos nila ang kanilang mga buhay. May nagbibigti, may umiinom ng maraming gamot, may tumatalon sa building, may naglalaslas. Lahat ng paraan para matapos ang kanilang mga buhay, ginagawa nila para malutas ang kanilang mga problema. Guys, alam nyo, ang problema, kasama yan sa buhay. Ang problema, hindi yan tinatakasan, hinahanapan yan ng solusyon. Iisa lang po ang buhay natin. Pag ang isang problema, nahanapan mo ng solusyon, magiging masarap yung pakiramdam. Pag gumawa ka ng mali, huwag ka nang gumawa ng isa pang pagkakamali ng pagsisihan mo. Kasi ang ugali kasi ng ibang mga Pilipino, pag may problema, sige gagawa pa ng ibang problema. Tapos, ang sinisisi, yung ibang tao at hindi yung sarili niya. Sa lahat po ng mga tao dyan sa Pilipinas, kung may mga pamilya po kayo sa abroad, lalong-lalo na kung nagtatrabaho ng domestic helper, huwag nyo po silang bigyan ng problema. Hanggat maaari, yung problema nyo dito sa Pilipinas, kung hindi naman kailangan iparating sa kanila, huwag nyo na pong iparating. Kaya yun na mismo ang magsolusyon. Hindi yung ipaparating nyo pa sa kanya para siya ang magsolusyon. Hindi po yun. Gumawa kayo ng problema, dapat kayo po ang magsolusyon. Huwag po kayong magagalit sa kanila kung hindi sila nagbibigay ng pera. Mag-a-apply pa lang po mga yan, grabing hirap na ang pinagdaanan nila. Kaya karamihan po sa mga domestic helper na namamatay ngayon na nakakarating po sa amin, problema po sa pamilya. Depression po. Nakakaranas po sila ng depression. Kaya please lang po, yung mga pamilya nila sa Pilipinas, parang awal nyo na po. Kung may pamilya po kayong OFW, lalong-lalo na po pag nagtatrabaho ng domestic helper, huwag nyo po silang bigyan ng problema. Kumustahin nyo sila. Kahit hindi sila nakakapagpadala ng pera or kahit hindi sila nakapagpadala ng mga kahilingan nyo, huwag po kayong magalit. Hindi po bihira ang maging isang OFW. Kung gusto nyo malaman ang totoo, bakit hindi kayo mag-apply? Subukan nyo din maging OFW. Lagi nyo inuusga ng mga OFW porket nasa abroad na mayabang na. Bakit may trabaho na madamot na? Hindi yun. Pag naging isang OFW pa, matutunan mong pangalagahan yung pera, yung pinaghirapan mo. Mahirap magtrabaho sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Nakakalungkot lang at nakakagalit, diba? Namatay si OFW dahil sa depression, problema sa pamilya. Lalong-lalo na sa demonyong pera. Yung pinag-aawayan lagi yung pera na yan. Bakit ka hindi sila magsikap? Pag hindi ka nagbigay, galit. Pag magbigay ka, galit ka pa rin. Maraming nararanasan ng mga OFW. Hindi lang physical, emotionally. Marami silang pinaghirapan na inangkin ng iba. Yun ang nakakalungkot eh. Dapat matuto din kayo magdamot para sa sarili nyo. Mga kapwa ko OFW. Kung tutusin, kung yung mga kinikita nyo, sinesweldo nyo, kung para sa sarili nyo lang yan, sakto na yan. Sobra-sobra pa, pero hindi eh.
Nagtatrabaho kayo para saan? Para sa kanila. Kaya para sa mga mahal kong kasambahay, mga kapwa ko OFW, maging matapang sana kayo, maging matatag. Huwag niyo pong isipin ang inyong mga pamilya. Isipin niyo din po ang inyong mga sarili. Dapat maging strong po kayo. Kasi mag-isa lang po kayo dyan. Wala pong makakatulong sa inyo, kundi sarili niyo lang at ikaw. Kung kailangan niyo ng kausap, kailangan niyo ng advice, nandito lang ako. Kausapin niyo ako. Ang tao kasi, pag dumadaan yan sa depression or anxiety, kailangan yan ng taong makausap niya. Yung magandang magbayo, hindi yung susulsulan ka pa ng masama, yung huhusgahan ka pa. Kaya piliin mo rin yung nakakausap mo. Baka kasi mamaya iba-iba yung pumapasok sa utak mo.